ako mo, pare. Oh, very good. Anong gusto ko sa iyo? Pero, May 20 ka. Hello mga ka-idol, ayan, bagong umaga, bagong pag-asa, welcome to Labori Team, welcome to our home mga ka-idol, kakumars, kakupars, ayan, dere-derecho si Labori Team, nandito naman ako mga ka-idol, kumakatok sa inyong mga pintuan para tayo ay magkapintuhan ngayong araw, ayan, kamusta ho kayo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat ng mga nanonood ngayong araw. Hug po sa inyong lahat. Yakap at ngiti po ang aking ibinibigay sa inyo. Ano? Ngayong araw mga ka-idol, kausap ko pa rin si Heart na sa aking harapan. Nagsasabing, hello world! Yan po ang gusto niyang ibahagi sa inyo. Nalilito na naman si Labori Team. Nalilito na naman talaga ako. Ano? Dahil ang pag-uusapan natin ay iba't ibang mukha ng kwentong madamot. Ayan mga ka-idol, lagi nating nararanasan at narinig yan, ano, ang salitang madamot, lalo na kapag tayo ay umuwi sa Pilipinas. Ayan ang ating unang kakumars na umuwi sa Pilipinas. Ang pamilya mismo ang nagsabi ng napakadamot mo. Ayan, at kung ano ang kanyang mga kwento, narito, pakinggan nyo lahat mga ka-idol. Umuwi si Kakumars, ano, wala siya masyadong bitbit dahil sa pandemya. Hindi siya masyadong nakapag-ipon at nakapamili ng mga pasalubong. Ay, Diyos ko, umiiyak si Kakumars mga ka-idol dahil nasabihan daw po siya ng kanyang kapamilya na siya ay napakadamot. Kung ano ang aking sinasabi, narito, pakinggan nyo. Umuwi si Kakumars. Oo, sabi niya, Heart, umuwi ako at hindi naman ako nakapag-ipon dahil sa gitna ng pandemya, nawalan din ako ng trabaho. Kaya hindi ko priority ang maglagay sa balikbayan box. Kung ano lang ang kaya kong bitbitin, ayun lang aking naging dala. Ayun nga mga ka-idol, hindi porke galing sa abroad, ano, ano kami dito, o nakaupo lang, tapos may kita na, dumadaan din ang mga OFW ng iba't ibang problema. Gaya ni Kakumars, umuwi siya dahil, yumao ang kanyang ina. Siyempre, madalian yun. Hindi ka naman basta-basta magpupuno ng box kasi nga may emergency, namatayan ka. Pero siyempre, unawain natin ang mga OFW na ganito, mga ka-idol. Ano? Hindi pero kay umuwi, ano na, super ginto na ang kanyang mga dala. Ibig ko sabihin, napakarami na niyang pera. Dumadaan din siya sa, ano, sandali na nagdidigay na naman ako sa ating kinape. Ayun na nga, hindi siya nakahanda ng balikbayan box. Kung ano lang ang nadala niya, yun lang. Tapos itong mga kamag-anak, sinabihan daw siya na sa gitna ng lamay ng kanyang ama o ina yata ang namatay, nasabihan siyang napakadamot. Hindi siya naman, hindi siya, ano, Heart, nakadala ng mga pasalubong. Diyos ko, namatayan ka na, magpupuno ka pa ng balikbayan box. Di ba itong mga kamag-anak na ito, hindi nakakaintindi. Hindi porke galing dito sa abroad, ano, may dala siyang balikbayan box dapat, ano, iniisip niyo yun, namatayan siya, tapos, alam niyo yun, inuuna pa yung mga pasalubong kaysa makamusta siya. Huwag ganun. Sa mga naghihintay ng pasalubong dyan sa Pilipinas, ano, o yung mga kamag-anakan ng kakumars natin, huwag ganun. Oo. Alam niyo, namatayan na ang inyong kapamilya, inuuna niyo pa talaga yung pasalubong. Diyos ko, dapat nandun po kayo para damayan siya, nandun po kayo para yakapin at kamustahin, hindi yung pasalubong kung hindi kayo napagbigyan, pinagkakalat nyo pa raw na siya ay napakadamot. Hindi fair, di ba? Namatayan na yung tao, nabigla na yung pag-uwi niya, bigla na yung pag-uwi, hindi naman, wala naman siyang dala masyadong pera, sasabihan pa siyang madamot, Heart. Diyos ko, itong mga kamag-anak na,
ang kamag-anakan ni ano ka Kumars, masasapak nila Bori Team 2 eh. Ito pa mga ka-idol, kapag ka ganyan ano, biglaan ng pag-uwi, huwag kayong nag-i-expect ng pasalubong. Meron mang pasalubong, ibibigay niya sa pamilya mismo, yung anak niya, asawa niya, hindi yung buong barangay, di ba? Huwag ganun. Oo, sa mga nanonood diyan ano na naghihintay lang ng pasalubong, magtrabaho ka. Kung gusto mong magkaroon ng pasalubong sa sarili mo, magtrabaho ka, bumili ka sa tindahan, tapos ipasalubong mo sa sarili mo. Ganyan lang kasimple yun. Oo. Ito pa, pangalawa nating kwento mga ka-idol. Sinabihan din siyang madamot. Bakit ganun ano? Lahat ng mga nag-a-abroad, ano, naririnig natin yan. Pati ako narinig ko na yan. Hindi, umuwi tayo, nagbakasyon, tapos may priority ka rin. Ano, pag-uwi mo, nakaplano niya yung ano mo, yung gagawin mo. Tapos sinabihan ka rin madamot. O syempre, priority mo yung pamilya mo sa pag-uwi mo. Pupunta kayo sa beach, pupunta kayo kung saan-saan, picnic. Yung ibang hindi mo nayayaya, ano, heart. Sinasabihan ka, ay naku, hindi na kilala ang mga tao. Hindi na tayo kilala ni Labority. Hindi na tayo kilala ni Labority. Paulit-ulit na lang sinasabi yan. Tapos sa dulo, napakadamot ni Labority. Mga kamag-anak ni ano, ni kaput na kanit bahay. Huwag ganun. Mga ka-idol, ang pag-uwi namin ay mayroon plano. Ayan. Kung ano man ang plano ng mga nag-umuwi dyan, nagbabakasyon, yun ay mabigyan ng ngiti ang kanilang mga anak, mabigyan ngiti ang kanilang pamilya. Alam ba, gusto nila mag out of town, kasama yung pamilya, hindi yung buong kamag-anakan, buong barangay. Siyempre, di ba, isinusulit nila yung mga panahon na makasama ang pamilya. Oo, second choice, hindi naman second choice. Yung mga kamag-anak, oo, magpa-party man, invitado pa rin kayo, pero may naririnig ka pa rin heart. Parang tayo, ano, umuwi tayo, hindi natin na isasama sila sa mga gusto nating puntahan, sa pinapasyalan natin, pero gumawa tayo ng paraan, oo, gaya ni Labore Team, nagkatay ng baboy o nagpa-party, inimbita yung mga lahat ng kapitbahay, lahat, hindi naman buong barangay heart na invita. Ano lang, kamag-anak, close friends, mga ganun, pumunta. Pero eto, tandaan, ano, nasabihan ka pa rin madamot, o kasi lahat ng bisita mo, ihingi, oo, pahingi po, ganun. Diyos ko, namamas ko po, huwag na huwag kayong uuwi ng Pasko, dahil yan, lagi yan nalang sinasabi, nakakatrauma. Sabi, namamas ko po, Labore Team, ganun, namamas ko po, Diyos ko, patawarin lahat ng naging bisita mo, gano'n. Pahingi naman ng pambili ng asukal. O, syempre, nahiya ka. Bigyan mo. Ay, pambili naman ng ano, ulam. Ano, bibigyan mo. Ay, pambili ng merienda. Bibigyan mo. Lahat na lang. Kapag hindi mo na pagbigyan, napakadamot mo. O, diba? Nangati ang ulo ko sa mga ito. Ano. Pero, ano, nakakagigil. Hindi ka, ano. Syempre, gusto mo sila makita. Gusto lang makausap. Gusto lang makasama. Manggigigil ka, eh. Sunod-sunod sila, eh, pag narinig yung isa. Kailangan pag binigyan mo, ano, heart, pag binigyan mo yung pinsan mo, insan, pahingi naman pambili ng, ano, ng sabon, o, shampoo, ganun, bibigyan mo. Siyempre, ganun ka pa. Titingin ka pa sa tabi mo, ganun ka pa. I-check mo, oo, i-check mo, kasi pag may nakakita, sunod-sunod, o, dito ka, atake mo dun sa CR, ito, sayo na. Tapos, binigyan mo, sabi ko, huwag ka maingay, maya-maya, may nakakita, sunod, insan, o, ganon, pambili naman ng, ano, o, ng asukal, o, gatas, o, syempre, maaawa ka, may paiyak-iyak pa yun, insan, pahingi na pambili ng gatas, ganon, bibigyan mo. Maya-maya, tingin ka ulit. Tingin ka sa tabi mo, sa paano yun, ha? Pag inibitahan mo sa bahay mo, sa party. Siyempre, gusto mo sila makita, gusto mo lang makasama, lahat ng kamag-anakan mo. Diyos ko, mga ka-idol, ganon ang mga eksena sa ating mga pag-uwi, mga nararanasan. No? Kaya kapag nagbigay ka na sa isa, lahat bigyan mo. Kinabukasan, nga, gusto mo nang bumalik sa abroad. Ganon na heart ang mangyayari. Oh, Diyos ko, madamot. Kung ano-ano na ang naririnig mo, ito pa, yung mga, hindi naman puro pinsa, mga kapit-bahay, Labore Team, wala na kaming pambili ng pangkain ng baboy, sabi ko ganun. Po, sabi ko ganun, siyempre, kunwari, mahina ang wifi, o, po, abalong, ganun po kasi, apo, kabsat, mga ganun, malumane ang mga ano nila, insan, ganun, mahal na kapit-bahay, ganun, wala na kaming pangkain sa paboy, baka naman, ganun, syempre, tingin ka ulit, ganun, i-check mo eh, kung may nakatingin,
kahit may tinchinek mo ang ano, ang paligid mo mga kakumars, kakupars, sasabihin sa mga katabi, ay si Laboritim nagbigay sa akin ng 1,000, hingian mo din, maya maya hingiin. Ganon, kung ano-ano mga dahilan mga ka-idol, Diyos ko, hindi na sila nauubusan. Oo, lalapit, Laboritim. Pahingi naman ng pang-ulam namin bukas, Linggo, pamalengke. Siyempre, maaantig ka, nanay yun eh. Oo, tapos may paluha-luha pa siya. Laboritim, kamusta na? Ganon, oo. Namiss ka namin, ilang taon ka rin hindi umuwi. Ganon sila, di ba? Oo, siyempre, naantig yung puso ni Laboritim. Namiss ko din po kayo. Oo, busy lang po kami sa abroad. Ngayon lang po kami nakauwi kasi wala din po kaming ipon, sabi niya. Ganon ba? Sabi niya. Pero Linggo bukas, Laboritim. Oo, araw ng pamalengke dito sa La Union, sabi niya gano'n. Siyempre, maaawa ka, maiyak si nanay. O, 1,000 ho pamalengke niyo bukas. Salamat, sabi niya. Maya-maya babalik na, nakakain na, nagbabalot na sila. Ay, sabi niya, ay, Laboritim, apo, gano'n, mga anak. Di ba, mga ananay, siyempre, mga acting moments nila. Parang kulang ang 1,000 sa pamalengke. Kasi, 5 anak ko, kailangan nagagastos yung bunso ko. Lahat na lang inasa sa atin. Ikaw ba gusto mong magbakasyon? Ganyan. Binigyan mo na sasabihin ka pang madamot. Pag uwi mo, sasabihin ka pang lumaki ang ulo mo. Ganon, di ba, heart? Diyos ko, kay nakakatrauma umuwi. Magbakasyon, puro madamot, nagbago, wala nang kilala. Ay, nako. Di ba, ang after ng party na imbitahan mo sila, ano ka, yung parang hindi ka na makahinga. Gusto mo nang mapag-isa. Gusto mo nang ano, gusto mo nang lumayo. Ganyan. Gusto mo nang mag-impake at mag-flight. Eh, first day, second day mo pa lang. Gusto mo nang bumalik, di ba? Ganon sila po, yan na experience natin. At saka si Kakumars, ganon na ganon. Ay, Diyos ko, mga ka-idol, kapag nagbabakasyon talaga ang mga nasa abroad, ano, huwag tayong nag-i-expect ng ano, ng malaki. Kasi nasasaktan sila hard kapag ka, ano, na may tumatawag mga ka-idol. Yung pinsan natin ang tumatawag, humihingi ng pasalubong. Sabi niya, insan, wag mo ko akong kalimutang bigyan ng pasalubong yung relo ko. Size 9 na sapatos, small na jacket. Ay, nako, ilagay mo sa balik bayan. Di ba may bilin? Tumatawag pa. Ang lakas ng pakiramdam nila, ang lakas ng pang-amoy. Yun yung ang ating ano, sinasabi. Diyos ko, nangigigil si Laboritim. Kapag umuwi, dapat tahimik ka lang, nakasilent ka lang, wala kang sinasabihan. Pagdating mo doon, ay Diyos, ganon, Diyos, ang dami nila sa bahay nyo. Kasi nalaman na, isa lang sinabihan mo sa pamilya mo, lahat ng barangay naghihintay na, syempre. Ayaw mo nang pumasok. Minsan nga umuwi ako, isa lang sinabihan ko, yung ate ko, pamangking ko, huwag mong sabihin na uuwi ako para, nakatahimik. Pag uwi, magulat ka. Oo, nagulat ako, heart. Akala ko may lamay sa bahay. Oo, tiyos ko, sinong namatay? Sabi ko, ganun, hindi ako sinabihan. Diyos ko, pagdating ko dun, buong angkan natin, buong barangay naghihintay. Eh, ang dala mong box, dalawa lang. Hindi mo bubuksan yon kasi mag-aaway-away sila. Yun mga ka-idol. O, kahit mayroon kang dala o wala, hindi sila natatahimik, wala silang peace of mind, hindi sila makontento kung ano ang mayroon, kung ano mayroon ibigay mo, o ganun ang tao, di ba? Hindi tayo nakukontento sa kung anong inaibibigay ng kapwa natin. Dapat makontento tayo. Ang aral dito mga ka-idol, bago tayo magtapos ay huwag tayo umasa sa ibang tao. Mabigyan man tayo ng pasalubong o hindi, magpasalamat tayo dahil nakita natin siya nakangiti, nakita natin ang mahal natin sa buhay na umuwi na may saya, mayakap, makamusta at higit sa lahat nasa mabuti siyang sitwasyon. Ayan, napapahaba na ang ating kwentuhan. Itutuloy natin bukas dahil maraming tumatawag o maraming nagtitext na gustong maglagay ng mga pasalubong sa balikbayan box. Gaya ng aking sinasabi mga ka-idol, bago umalis ng bahay o bago magbakasyon, siguraduhin na commute ang mga boses ng iyong kapamilya. Dahil kapag sinabihan mo na uuwi ka,
10 balikbayan ang ipapadala mo o babagay mo dahil naghihintay sila. Ayan, mga ka-idol, magkita-kita tayo bukas ng umaga. Ayan. Ay, naku, heart. Oo, na-stress ako pag umuwi. Ano, lahat umaasa. Lahat gusto. Ganito, sapato, sirilo, sa pantalon, lahat na lang, 'di ba? Dapat may dumating man yung araw ano na napkwento na sa na kwento natin lahat ng mga kwento ng ating mga kakumars, kakupars na alam ko nakaka-relate ang lahat, 'di ba, heart? Oo, ganyan pag alam ng uuwi, relo, size 7, size 6, lahat billing nila yan. Pag hindi mo natupad, masama ka, madamot ka. Kaya sana yung mga tao sa atin, ano, may darating yung araw na pag uwi mo, sasabihin sa'yo, umuwi ka, na-miss ka namin, gusto ka namin makasama. Umuwi ka kasi gusto ka namin makasama, mayakap, makakwentuhan. Ilang taon na rin ang nakakalipas, hindi tayo nagkakasama. Diba? Nakakalungkot isipin, diba, heart? Kapag ka, laborative. Puro problema yung sinasalubong. Problema, ano, problema ko, hindi daw nakaswing yung anak ko. Mga ganon, may sakit ang tito mo. Ano-ano pa, Diyos ko, mga luha ang ating nararanasan na yan. Nakaka-stress. Ayan, magkita-kita tayo bukas ng umaga, mga ka-idol. Napaluha si Laborative. Ayan.